Hey guys, welcome back to another video. And this video is going to be my graduation makeup look. So, kumuha ako ng tutorial for this look. And alam naman natin na malapit na yung graduation. I hope hindi pa ako late sa tutorial na to. And if you guys are interested, please keep on watching. Ito yung gumamit nito para hair gel natal dyan. Para walang sagabal habang nagme-makeup kayo. Also, bago kayo mag-apply ng inyong favorite foundation or kung anong foundation meron kayo, pwede muna kayong mag-skincare. Muna yung ginagamit ko ngayon, yung Avon Naturals Face Care Brightening Peeling Exfoliation. Exfoliator. So, ayan siya. Maganda to sa skin kasi may instant whitening effect siya. And also, ano siya, ito nakalagay, triple actions, deep cleansing, gently exfoliating, and instant fairness. So, 100 ml. Lagay ko na lang yung picture ko dito kapag naaano na siya, pag ina-apply ko siya sa skin ko. Talagang nakaka-exfoliate siya ng balat. And meron akong ginagamit na moisturizer kasi ubos na siya. Yun yung I White Korea na Aqua Moisturizer. Sobrang lightweight nun kasi white, ano siya, water-based. Kaso lagi ako nauubusan sa Watsons. Kaya, wala. Yun kasi yung gusto ko talagang moisturizer. But since wala, mag-skip na ako sa moisturizer. Primer. Ito yung gagamitin ko. Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Ayan. Silicone-based tong primer na to, guys. And, nafe-fill niya yung pores. Ayan. I-apply ko tong primer na to dito lang. Sa nose. Kung saan medyo ma-pores ako. And kung saan ako banda laging nag-oil up. So, nag-set na siya. Nag-apply na ako ng foundation ko. So, ang gagamitin ko for today is ito ulit, L'Oreal Infallible Pro Matte. Na-review ko na ito, guys. Nalagay ko yung link sa description box. Good thing wala siyang SPF kasi kapag maglalagay kayo ng foundation, mas maganda yung walang SPF, lalo ngayong graduation kasi alam niyo naman may mga photoshoot tayo after ng graduation. So, para walang white cast yung inyong mga photos. Huwag kayong gagamit ng foundation na may SPF. Oh. And also lightweight din tong foundation na to. Hindi kayo malalagkitan. Pwede rin kayong gumamit ng mga BB cream kung hindi nyo gusto yung masyadong heavy yung foundation. Huwag nyo rin kalimutan yung leg para hindi naman sa mukha lang yung foundation. Concealer naman, gagamit ako nitong Maybelline Fit Me 20 Sand yung aking shade. So, konting-konti lang din. Hindi ko naman kailangan ng masyadong kailangan medyo light lang yung coverage natin. Para hindi naman tayo naglagkit kapag medyo mainit na. Pero na lang kung yung venue ng inyong graduation is aircon. Okay lang siguro. So, yan blend lang natin. By the way guys, dump sponge yung gamit ko ha. So, ang bilis lang niya talagang i-blend. Eh yun yung nagustuhan ko dito sa concealer na to. Sobrang bilis niyang i-blend kasi very creamy to. Set muna tayo ng foundation. So gagamitin ko ngayon is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Pero guys, kung wala kayong mga ganitong setting powder, pwede kayong gumamit na baby powder. Huwag kayong matakot gumamit ng baby powder kasi pwede rin itong pang-set. Wala naman itong coverage. Habang nagbe-bake ako, magkikilay muna ako. So, ito yung gagamitin ko ulit. Sis Lady Semi-Permanent Brow Kit. Gumawa rin ako ng sarili niyang review. Lagay ko din yung link sa description box. Sobrang konti lang nito guys kasi ang tipid nito. So, next naman is yung ating eyeshadow. Una yung shade na gagamitin ko. By the way, itong BYS Berries palette ulit gagamitin ko. Meron din ako review nito. Lagi ko din sa description box. And yun. Ayan, tap natin yung excess. And then, next, guys, ito naman.
Ako, kapansin nyo, pipiliin ko ito. And then, this one. Medyo dark siya, pero kukontrolin ko lang yung paglagay. Always stop the excess product para hindi kayo mabibigla. Blend yun lang ng i-blend, guys. Huwag kayo matakot ng eyeshadow kasi blending lang ang kanya. Kasi para gumanda yung inyong eyeshadow. Para walang harsh lines, batang doon. And after yan, guys, kukuha lang ako ng medyo parang pang-highlight dito. And lagay ko sa gitna ng eyelids ko. So, ito yung shade. Ito, middle ng eyelids ko. Finger ko na lang yung ginagamit ko kasi mas mai-intensify niya yung color ng eyeshadow. Sa inner corner ng mata ko, talagang ko na. Itatanggalin ko na ito, guys. And to give back the dimension ng aking mata, since naglagay tayo ng concealer, parang medyo lumiit yung mata ko. To make them look bigger, maglalagay ako dito ng darker shade. So ito yung gagamitin ko, itong shade na to. Then, let's move on to the eyeliner. So, ang gagamitin ko is it. CoverGirl Intensify Me. Tapos ko lang lagyan ng liquid liner yung aking mata. Let's move on sa ating pag-curl. And then for my mascara, gagamit ako nito Avon Super Shock Max Volume Mascara Waterproof. Yan, so pwedeng-pwede ito sa mga iyakan. For my lashes, itong Taiwan Lashes, and ito yung 218, very natural lang to. So yung lash glue pala na ginagamit ko, guys, is yung Nichido. Tip lang, guys, kapag naglalagay kayo ng false lashes, para hindi rin siya lalaglag, idikit, since naglagay tayo ng mascara kanina, medyo hindi naman siya tuyong-tuyo pa. Dinidikit ko siya ng ganyan. Konting-konti lang, huwag yung iaano kasi masyado na siyang gaganon, pipilante. And also guys, pag naglagay kayo ng glue dito sa inyong false lashes, medyo patuyuin nyo muna siya, huwag nyo siyang ilalagay kaagad kasi tendency nun kapag nilagay nyo agad na basa pa siya, dudulas lang siya sa inyong eyelid. So better, patuyuin nyo muna siya ng konti. Again, guys, dikit nyo siya sa inyong natural lashes na nalagyan nyo ng mascara. Tapos, curl nyo lang ulit. Kapag maaari, guys, gumamit kayo ng waterproof talaga kasi syempre may iyakan na magaganap dyan. Tapos na yung ating eyes, punta naman tayo sa ating contour and bronzing. Basta para bumalik yung dimension ng ating face since sobrang puti ng mukha ko. Mag-bronze tayo. Gagamitin ko pala tong aking spice.
Ash Collections from M. Ager. Sobrang pigmented din ito, guys. Kaya dahan-dahan lang ako sa paglagay. Ngayon dito, kailangan din yan, maglagay tayo. Sobrang importante ng contour, guys, or mag-bronze kayo kasi para hindi kayo magmukhang, alam mo yun, hindi mukhang puting-puti yung inyong mukha. Also, dito sa ating John. Make sure blended, guys, ha? Huwag kayong magko-contour or magba-bronze na hindi hindi blended kasi ang pangit yung tignan kapag hindi blended. Dito. Para ma-emphasize yung lower lip. And don't forget your nose line, of course. Instant lift. Naman, ito ulit yung gagamitin ko. Itong shade na to. Ito, pinaghahalo ko lang silang dalawa. So, kailangan fresh lang yung ating blush. And then, syempre, mag-highlight tayo. Ito okay din to pang-highlight, guys. Ito na lang gagamitin ko.